And in the future, guys, makukonsensya. Tawag dito, makakarma. Makakarma. Itong person na to, guys, no? Habang kayo naman ay lalo pang nagiging successful sa buhay nyo. Pero I'm sensing na meron na rin forgiveness dito, mga kapiksi. Ayan. May forgiveness. Kasi kapag hindi kayo nag-forgive, mga kapiksi, no, kayo lang yung matatali dito sa mga negative emotions na to. Kayo lang yung magsasuffer, mga kapiksi, no. Pero parang mababaliktad din, no, guys, in the near future. Kasi sabi ko nga, di ba, parang makakarma itong person na to. And siya naman yung makakaramdam ng emotional pain. Kumbaga, babalik sa kanya lahat ng mga emotional pain na dinulot niya sa iyo. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is past, present, future. So ito isang timeless reading para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Sagittarius. So Sagittarius guys, kayo ay nirepresent ng Father of Wands sa ating spread, mga kapixie. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Comment down below, mga kapixie, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So itong nasa baba ng deck natin, mga kapixie, ito ay recent past. This is more on a relationship energy, mga kapixie, kasi in your recent past, no, talagang nabiktima kayo ng panluloko ng isang person sa buhay nyo. This is more on romantic energy, mga kapixie. Romantic relationship, I mean. You have been betrayed, you have been cheated on by this person. Ibig sabihin, parang niloko ka, nagsinungaling siya sa'yo, binetray ka, ganyan. Nasaktan kayo ng labis-labis because of this person. And dumating din yung time na yung iba sa inyo, maaring nagkaroon kayo ng depression. Parang magkaiba yung lahi nyo, guys. No, comment down below if naka-resonate kayo. For some of you, maaring this person is medyo immature. May pagka-immature siya. Pwede rin na may anak sa labas itong person na to. Tapos, pwede rin magkaiba kayo ng lahi or magkaiba kayo ng kultura or pwede magkaiba kayo ng religion nitong person na to. Pero bukod doon, nakita natin na itong person na to, hindi naging maganda yung pagtrato niya sa iyo. This person has been very dishonest, disloyal, unfaithful, ganyan. And yung mga pinakaano na superlatives na pwede nating i-describe, no, regarding dito sa person na to. Pero kahit na ganun, mga kapiksi, nakita natin na parang you've been silently observing this person, no? Parang silent mo lang siya ino-observe, tinitingnan mo kung feeling ko yung iba sa inyo, parang alam nyo yung pang-betray niya sa'yo, pero parang in your recent past, parang silent mo lang siyang in-observe, no? Hanggang sa naglabasan na talaga yung mga totoong ugali niya na nagbigay talaga sa iyo ng matinding sama ng loob, mga kapiksi. And in your present situation, nakikita pa rin natin, mga kapiksi, na nandun pa rin yung emotional pain nyo. Kung nagsasama pa kayo nitong person na to, yung iba sa inyo nakakaisip na kayo na umalis or lumayo dito sa person na to. Kumbaga parang kinukonsider nyo na yung ganong klaseng galawan na makipaghiwalay dito sa person na to and focus on your luck, mga kapiksi. Okay, kasi yung iba sa inyo, ang nagiging outlet nyo, mga kapiksi, is yung inyong sarili, no, yung pag-aasikaso nyo sa inyong swerte, sa inyong sarili, sa inyong mga personal na goals and ambition, ganyan, para malampasan nyo yung mga lahat ng mga sama ng loob dito sa person na to. Yung iba sa inyo, parang feeling nyo wala ng pag-asa itong relationship na to. And parang kayo na yung nagbibigay ng hostesya sa sarili nyo, no? And maganda yun kasi parang hindi nyo na inaantay na talagang durug-durugin kayo, apakapakan itong person na to, kasi kayo na mismo yung lumalayo, kayo na mismo yung nagbibigay ng kapayapaan sa sarili nyo. Hindi nyo na hinahayaan na saktan-saktan kayo, or kasi parang in your recent past, ganun na yung ginawa nyo, eh, no? Parang nag-observe lang kayo,
parang yung iba sa inyo parang binigyan niyo pa ng chance, maraming chances, multiple chances itong person na to para magbago, ganyan. Pero parang wala kayong nakikita na kahit na sangkatiting na konsensya nitong person na to. And kayo na mismo yung parang lumayo yung loob sa kanya. And kayo na mismo umalis kayo sa pa-victim mode. Yun yung maganda, no? Parang I'm not going to be a victim anymore. Parang ganun yung inyong mindset, mga ka-fixie. And kayo na mismo yung lumayo, sabi ko nga, and naghanap ng swerte nyo, and nag-focus kayo, no, sa inyong emotional needs. Kumbaga, hindi nyo vinalidate yung sarili nyo sa kanila just because of what they're doing to you. Ganyan. Instead, alam mo na you deserve more, no? You deserve to be treated with love and respect. And yun naman talaga yun, mga ka-pixie, deserve nyo talaga na tratuhin kayo ng maayos, guys. And in the future, guys, makukonsensya. Tawag dito, makakarma. Makakarma itong person na to, guys, no? Habang kayo naman ay lalo pang nagiging successful sa buhay nyo. Pero I'm sensing na meron na rin forgiveness dito, mga ka-pixie. Ayan. May forgiveness. Kasi kapag hindi kayo nag-forgive, mga ka-pixie, no, kayo lang yung matatali dito sa mga negative emotions na to. Kayo lang yung magsasuffer, mga ka-pixie, no. Pero parang mababaliktad din, no, guys, in the near future. Kasi sabi ko nga, di ba, parang makakarma itong person na to. And siya naman yung makakaramdam ng emotional pain. Kumbaga, babalik sa kanya lahat ng mga emotional pain na dinulot niya sa iyo. Mababaliktad yung sitwasyon and siya naman yung makakaranas noon habang kayo naman ay lalong nagiging successful and lalong nagiging matayog. Pero ang nakikita ko dito sa inyo, guys, is nawawala. Kumbaga, parang you're freeing yourself, no? Pinapaalis mo yung galit sa puso mo kasi sabi ko nga, hanggang hindi ka nagpapatawad, patuloy ka lang nakatali dun sa galit, ikaw yung nagsasuffer. Pero kayo, you are very compassionate, as in talagang naintindihan nyo na parang, tinanggap nyo ng maluwag sa kalooban nyo. Ganyan, na parang, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, parang alam nyo na wala nang pupuntahan itong relasyon na to. So, magpapatawad kayo and yun, parang ang iintindihin nyo na lang is yung sarili nyong success. Habang sila nagsasuffer. Ganun talaga yung mangyayari in the near future, mga ka-pixie. So, sabi ko naman sa inyo, guys, kahit hindi nyo sabihin na sana makarma sila, it will always work, mga ka-pixie. Karma always works depending on your intention. It's either good or bad lang naman yan. Kapag ka-good yung mga intentions nyo, syempre good karma yung babalik sa inyo. Kung bad intention, syempre bad din yung babalik sa inyo. And in their case, dahil gumawa sila ng bad intentions towards you, talagang sisingilin sila ng karma nila, mga ka-pixie. Alright? So, comment down below, mga ka-pixie, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan para sa inyo. Tingnan natin, guys, yung additional na message sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Ka-pixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, ka-pixie, sobrang ganda talaga niya ang course na yan. And may mga promos and discounts din tayo. Alright? So, tingnan natin yung additional na message para sa inyo, Sagittarius. Greatness. Pasensya na kayo, guys. Biglang umulan. Pero malakas naman yung boses natin. So, yeah. Love is your strength. Leadership is your path. Your wisdom inspires everyone you meet. You can overcome any problem
you will naturally and easily achieve success. Okay? So, napakaganda ng message para sa inyo, guys. No? So, love is your strength. No? Yung pagiging compassionate. And nakita natin yan dito sa spread nyo, guys. Sabi ko nga sa inyo, very compassionate kayo. Always focusing on love, forgiveness, acceptance, ganyan. And yun talaga yung greatest strength nyo, mga kapiksi. Kumbaga, kahit na inaapi-api kayo or ginagawan kayo ng hindi maganda, hindi nyo sila sinusuklian ng pagiging rude din. Because you know na babalik din sa kanila yun, mga kapiksi. And that is your true strength, no? Yung pagiging compassionate, maunawain, mapagmahal. For some of you, leadership is your path, no? So, meron kayong kakayahan na mamuno ng ibang mga tao and mag-inspire. And alam nyo yun, tulungan yung ibang tao para umasenso din sila sa kanilang buhay, mga kapiksi, no? Nagsisilbi kayong inspirasyon and role model sa ibang tao na nakakilala sa inyo, mga kapiksi, dahil sa mga achievements nyo sa buhay. Yung iba sa inyo, guys, kasi feeling ko parang ang layo-layo na ng narating nyo, very, very achievable. Very high, very mataas na yung mga na-achieve nyo. Pero, you remain humble, mga kapiksi. And dahil doon, parang mas marami taong na-inspire sa inyo, guys. Okay? You can overcome any problem. As in, kahit anong problema, yung iyong ma-experience sa buhay, no? Talagang masusolusyonan at masusolusyonan nyo. Wala namang permanente sa buhay, guys, no? Yung mga problema, they just pass you by, no? Lumilipas lang yan. Diba? So, yeah. And you will naturally and easily achieve success, mga kapiksi. No, sabi ko nga sa inyo, lalo pa kayong magtatagumpay in the near future, especially dito sa spread na to, no? Kumbaga parang habang kinakarma, itong person na to, kayo naman lalong nagtatagumpay, mga kapiksi. So, yun yung kagandahan kapag ka inaalis nyo, guys, yung galit sa puso nyo. Nakakalaya kayo talaga, as in sa mga negative emotions. Kasi yung negative emotions, guys, palagi ko sinasabi, parang kadena yan, no? Kadena. It will get you nowhere, no? It will get you nowhere, as in wala kang mapupuntaan sa buhay mo pag kinain ka ng galit, ng poot, ng resentment, no? So you have to let go of those para makakawala ka sa kadena and para talagang malayo pa yung marating mo sa buhay. Alright? So, sa mga kapiksi natin na if you're still experiencing mga emotional pain sa buhay nyo dahil dito sa energy na to, pwede kayong makinig na ating Ho'oponopono plus self-love subliminal, guys, no? I-combo nyo yun. Dalawang subliminal na yun. Super, super, duper effective. Ang dami natin success stories. As in, makakatulong talaga yun para mabilis kayo makapag-move on and mawala yung mga negative emotion sa puso nyo, guys. Alright? Okay. So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo. Ito yung ating another timeless reading. Anong ganap sa buhay mo? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.